24 bars challenge accepted. Marami na ang tumanggap. Kumasa sa bagong hapon, mas piniling makibagay sa mag-tiktok lang magkapon. 24 na bar, di pwede ang bara-bara. Pakinggan ng maigi mensahe na ibibida. Ang mundo'y nakaharap sa pagsubok na mabigat. Sa isang kalaban na hindi patas ang pagganap. Patraydor kung umatake, tila ba nagpapanggap. Pumapasok sa sistema kahit di mo siya tanggap. Hindi hari, hindi reyna, pero bansag ay corona. Nagpabago ng pananaw, politika at ekonomiya. Lumaganap sa bansa, maging sa syudad o sa probinsya. Kailangan magkaisa upang hindi na lumalapan. Naranasan ko tuloy makulong ng walang rehas. Dating mabilis sa takbo, tila bumagal ang oras. Bukas ang daraanan pero di makalagpas. Mabuti nang sumunod kaysa buhay ay magwakas. Ngunit sa kabilang banda, may aral na natutunan. Maging malinis sa sarili at kapaligiran. Binago ang basihan ng buhay na nakasanayan. Lahat pantay-pantay, walang mahirap o mayaman. Mga bago bayani sa modernong kalagayan. Sinakripisyo ang sarili, kapalit man ikamatayan. Kaya kwaderno'y nilapatan para kayo'y pasalamatan. Saludo po ako at respeto sa inyo lahat ng karangalan. Yo, mga ka-hoops, mga kapuso, eto nga, katatapos lang natin maglaro dahil long weekend at last day na walang pasok. Bukas, back to reality. Yo, seryosong buhay na naman tayo kasi yung mga estudyante natin pinakamamahal ay yan talaga yung dahilan kung bakit patuloy tayong nagtatrabaho. Kung wala sila, wala rin tayo. Kaya, eto, kabang nagpapahinga lang, nakaupo, medyo kinakapos pa sa hangin, try natin mag triple time Cerberus, Looney, Abra, and Ron Henley. Pero syempre doon lang tayo sa lodi natin kay Looney. So support lang tayo. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higante ang pintuang. Di mo maitulak, tingnan mo itsura, di mo masikmura. Parang ginawa mong inumin ng suka. Huwag kang masa na mangyari, magkatsasa ka sa akin. Kasi distasya natin bitumin at lupa. Libo-libo sinagupa, binaon para masura. Pinipicturan ko muna bago ilibig sa lupa. Primitibong lirisis, mapipilitin ko, pihitin ko. Tingin mo, kiliting mo, ipusilin ko. Makuwalik Pilipinong sining at literaturang hinaluan ng mga bara na parang herbalifico. Mga titik kong inipot at sinukat ay nagiging ipo-ipo pag hindi ko na isuka. Pag ako nagalit, papaupuin kita sa dala ko na karet. Ako si kamatayan bumaba mula sa langit. Alam ba kung bakit? Para sindihan ka ng buhay hanggang sa malapnos ang balat at makalbo ang anit. Pag parang kambing na yung amoy, papatayin ko yung apoy, pala ko lang gamit. Sige, pumasok ka pa sa loob ng aking utak. Hinulma ng usok po yan, Kuya Kiko at ni Tupac. Susubok at tungo natin sukati sa tatapakan ng pasmete at taas. Maaaring makapasok ka, sungali pag pintuan ay nagsarado, sigurado hindi na pwede lumabas. Yo, all love, no hate, peace. Mga kapobre, isa na namang vloggers, shoutout nga pala sa kaibigan ko, si Sir Robin Villas at saka sa mga kabrata kabok ko dyan sa pangsa inyo. Subscribe naman sa Angel Bago TV at yung mga kalimang teachers sa likod ng mga pisara. Yo, check! Medyo pause. Nagtitiwag na ang puso ko pag ako'y inaantok. Wala na akong pakialam kahit pamangin pa ng lamok. Kahit mainit malamig, basta't napasandal. Dinidiretso na ang tulog kahit kumaralgan. Well, okay lang, alam ko naman na magkikita pa naman tayong dalawa sa may tabi. At tayo lang ang may alam maramdaman na kahit minsan na ako'y iyong mahal. Subalit nagising na lang ako na meron ng sumasakal. Umaandar pa rin ang isip ko at sama pa kita kahit sinasampal. Ano nga bang pinakain mo? Bakit patay na patay ako? Pati lang ang trabaho ko, napabayaan ko. Ipagtatapat sa'yo, ikaw lang ang aking pantasya. Sagutin mo lang ako, ililipot kita sa Asya. Buong masyenda, ipapapala sa iyo. Okay na sana ang lahat, bakit ginising mo pa ako? Walang
wala binali, wala mga kantsa. At iraw pa yun ang babagay. Ako mismo di makapaniwala na sa aking kapag-ibigay. Pinagpalagay na lang ang lahat ay kaloob sa akin ng Diyos. Kailan may di papaspos at susundin lahat ng utos hanggang mapakos ang amin. Sana na ba'y iyong dinggin at tong palaginip lang ito. Sana'y di na ako magdesign. Hoops Freestyle Session, bago umuwi, bago manood ng Kadenang Ginto. Yo, para maiba, meron tayong grab bag dito. Kukuha tayo ng mga bagay at bibigyan natin ng topic. Maskara, ito ay sinusukot. Kapag medyo nalilito ka na't nalulungkot, kailangan mo na putakpan ang yung tunay na nadarama. Magmaskara ka lang para kunyari masaya. Chinelas, ito ay medyo masakit kapag pinalo ka na ng nanay mo sa puwet. Pero ganun pa man, lagi mong patanggaan ang nanay at tatay mo ay mahal na mahal ka niyan. Kandado, baka medyo mawawala. Kanina hinahanap sa akin po ni Sir Castro. Kasi ang sabi niya, bakit ba ganun? Yung pinto kanina, bakit di nakatuon? Tinanong ko siya, bakit? Yo, alam mo eh, hindi ko alam kung bakit ba ito nasali. Bakit ba nandito? Sino ba may sabi? Yo, check, sira ng laruan. Nagpapaalala sa akin na ako ay bata pa. Kabataan na noon ay simple lang at masaya. Hindi ko kailangan ng gadget, ang kailangan tumpa. Tumipa ng gitarang masaya, kasama yung barkada at tropa ng mag-isa. Tambay sa tindahan, tuloy lang ang inuman. Kahit na gabi, kahit nga walang pulutan. Lakas mo pa yung beat, sige, lalo kong pagigigilan. Di ako mapapagod, kahit napapagod. Magandang umaga mga ka-oops, mga kapobre. Ngayong araw ay bigayan ng card. Kaya naman, relax lang tayo. Dahil wala naman ng advisory class. Kaya magandang kantahin ngayon yung throwback rap ni Glock 9, ni Chito Miranda at ni Francis Magalona, Bagsakan, para sa mga batang hindi pa pala rin ngayong first quarter. Pero syempre, pwede pa naman kayong bumawi. Ang importante lang naman, lagi tayo pumapasok. Tama? So, try kong mag-rap. Medyo walang practice, kinakapos sa hangin. So, dahil busy tayo. Minsan itong mga ganitong gawain, ito yung stress reliever natin to release physical and mental tension. Kaya, pagbigyan nyo na. No? So, try natin. Siyempre, kailangan natin, kapag mag-rap, kailangan natin ng beat. Hindi tayo, pangit kasi pag-acapella, kaya hanap tayo ng beat dito. Yun. Okay. Sige. Subukan natin. O nga pala, yung kay Chito part lang yung bibitawan natin dito kasi medyo yung kay Francis Magalona. Pero try natin. Kaya kung mali, tawa na lang tayo. Okay? Wala rin tayong taga-chorus kasi wala pa si Sean. Kaya ako na lang muna. Yung mga part na lang na rap part. Ayusin ko na yung mic. Nasa ating yung mic. Pagbabagsakan dito, mauuna si Chito. Di ko alam kung ba't ako kasama dito. Sama-samang sa mga masabi binakito at tigla astig. Patigil ka na bibig, ikaw mo matika lang. Mainin mo naman tubig, ship sa silinda. Huwag mapatumba, dapat na naisip ka na rin na maganda. At madulas ang pagbigkas at astig. Baka sakali marinig ng libo-libo na Pilipinong nakikinig sa mga pabibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sika. Para bang panaginip, abunginip pa kami. Talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan, di na kaya tapatan ang tugtugan na parokya at ang isang shit, para to wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. Kunyari, nagpapakasakali na magaling din ako kaya nasalin. Si Chico Miranda, nandito rin si Tito, si Pasis na Yaman. Nandito rin si Glock 9, wala siyang kapeli. Nagpapagsakan dito, nabanap na si Chico. Ireo si Ovidio, studio the maximum. Nara 44, nara 45, magnum, 887, 357. Nara 12 grade, but the mouth so recent. Nandito na si Tito at si Chico at kasama ko si Glock 9. Let's start to rock line. Di ko mapigil ang lumabas sa mga salita sa aking ibig. Gali pa dada, ilang bunga. Halatong munga nga, lahat ang papahangas talento. Ako'y tagakalito. Patamang dali na ngayon nakatira sa ating polo. Si Masaklon sa mga hipa, pwede ka rin rino, pwede rin trip lang. Si Glock kasama ng parokya, parang bunagaan. Di kailangan na mabokya, di ko na kailangan pa malaman kung bakit ba kaming lahat ay nagsama-sama. Eto na ang mic, na sarin ang first. 1, 2, 3, 4, let's go deep. Mga kapobre at sa mga kapwa ko guru dyan,
ng Sunday class sa UCC. Break time, so quality minutes, nagsulat ako ng isang kanta para doon sa guro na naireklamo kay Mr. Rapi Tulpo yata yun. Hindi ko kilala si Ma'am, pero ito yung paraan ng pagsimpatsa ko sa kanya. At saka sa mga magulang dyan, at sa mga estudyante dyan, sa palagay niyo mali yung dinidisipline namin kayo. Eh, huwag na lang kayong mag-aral. Doon na lang kayo sa bahay niyo, nanay mo yung principal, tatay mo yung director, tapos meron kayo sariling rules and regulations dyan. Tiro lang. Sana naman medyo inuunawa nyo rin yung kalagayan namin, mga teachers, na hindi madali para sa amin na pagsamasamahin kayo sa isang classroom, pero yun, 60 to 80 students na may iba't ibang ugali, iba-ibang kakayahan, iba-ibang disiplina mula sa bahay. Tapos pagsasamasamahin mo sa isang classroom, talaga naman napakahirap. Kaya kung sa palagay nyo minsan ay labis yung aming pagdidisiplina, sana inuunawa nyo rin naman kami. Okay? So, to, check natin itong sinulat ko. Isang umaga pagkagising ay tumambad sa akin. Bali-balita na hindi ko yata na naisin, meron daw inireklamong guro kay Rafi Tulfo. Tinanong ko kung bakit at ano bang kanyang atraso at bakit ganun na lang humusgahan ng mga tao. Kailang ba may dignidad at kailangan na irespeto? Ano ba ang masama kung kayo ay punahin at itama ang mali para sa kayo? Tutuwin mo rin. Dapat pa nga magpasalamat, ikaw ay aming pinansin. Di ka naman namin kadugo, parang anak umahalin. Huwag sanang masamain kung minsan ay madiin mga salita na ginagamit para ikaw ay magising sa maling ginagawa. Madalas kami nagpapasensya, labis-labis sa pangunawa. Kunyari walang nakita, umaasa na darating pa rin ang panahon. Salitang respeto at disiplina sa utak mo ay babaon. Ganun yun. Yo, check! Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, sa nanay ko, sa nanay mo, at sa ina niyong lahat. In short, sa ina niyo. Simpleng sulat lang para sa aking asawa na syempre, nanay din ang aking nag-iisang anak. Para sa kanya to. Sinulat ko lang to kayo. Yo, check! Yo! Ang pag-ibig ay bulag, kasabihan lang ng lahat. Pero sa sitwasyon natin may third ay yata, sapagkat ikaw lang ang gustong makita. Parang kulang ang umaga pag hindi kita kasama. Masarap ang almusal na nakahain sa lamesa. Kung wala ka sa tabi ay nawawala na rin ang gana. Di alintana ang problema o mga pagsubok na dumaan. Basta ikaw ang kaagap ay lahat yan ay malalagbasan. Mabigat man aking pasan, basta ngiti mo masilayan. Kahit buhay na sa laylayan, di naman sa lapi ang pamantayan. Masayang buhay ang katibayan at para sa akin sapat na nga yan. Yo, salamat sa pag-aasikaso, salamat sa pag-unawa, at salamat sa pag-enjoy. Yo, check. So freestyle na lang. Yo, that. Yo, check. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, sa nanay ko, sa nanay mo, at sa ina niyong lahat. In short, sa ina niyo. Simpleng sulat lang para sa aking asawa na syempre, nanay din ang aking nag-iisang anak. Para sa kanya to. Sinulat ko lang to kayo. Yo, check! Yo! Ang pag-ibig ay bulag, kasabihan na ng lahat. Pero sa sitwasyon natin may third ay yata, sapagkat ikaw lang ang gustong makita. Parang kulang ang umaga pag hindi kita kasama. Masarap ang almusal na nakahain sa lamesa. Kung wala ka sa tabi ay nawawala na rin ang gana. Di alintana ang problema o mga pagsubok na dumaan. Basta ikaw ang kaagap ay lahat yan ay malalagbasan. Mabigat man aking pasan, basta ngiti mo masilayan. Kahit buhay na sa laylayan, di naman sa lapi ang pamantayan. Masayang buhay ang katibayan at para sa akin sapat na nga yan. Yo, salamat sa pag-aasikaso, salamat sa pag-unawa, at salamat sa pag-enjoy. Yo, check. So freestyle na lang. Yo, cut. That's my shit.